Sobrang saya ko lang ngayon kasi nagbigay na ng pahayag ang ating Vice President na si Madam Sara Duterte tungkol doon sa teacher na nag-viral na nanerbon habang naka-live doon sa TikTok. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo, wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo! Halika't panoorin natin. Karoon nyo na yung viral teacher na nag-live, na nermo ng live sa TikTok. Anong muna yung nag-reaction na napanood nyo? And anong paliwanag sa inyo na teacher? Ang una kong naging reaction is tao lang. Tama. Yung teacher, lahat tayo umaabot sa punto na nagagalit tayo, lalo pag napafrustrate tayo. This is especially true sa mga teachers dahil ang mga teachers natin hindi lang isa. Tama. Na tao yung kausap nila. Ang isang klase ay merong from 25 to 45, sometimes 55 students. Nakita ko yung explanation niya and then sinabihan ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher. Just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause. Yes. Itigil mo na yung klase and when she's not angry anymore, saka siya mag klase ulit. So, yes. There's a need to pause kapag galit yung teacher. So, yun lang yung sinabi ko na i-remind doon sa teacher. Bakit po walang penalty? Dahil sabi ko nga, tao lang tayo lahat. Lahat yes. Tayo inaabutan ng galit. Ang dapat natin maintindihan ay kung anong gagawin natin kung tayo ay galit na. And that is why pinasabihan ko yung teacher. Tumigil muna siya kapag galit na siya. Pag hindi na siya galit, saka siya mag-classic. Mabuhay ang mga teachers! Ang sabi niya, hindi niya alam na online siya. Pero ang sabi daw, nakaharap sa kanya mismo yung camera. Yes, opo. Oo. Hindi niya alam na naka-online siya. Yes, oo. Meron naman tayong psychosocial support sa ating mga teachers. We have teachers that are trained for stress debriefing, lalo na sa ating disaster program. So, pwedeng itong gawin. Kung merong mga bata na nag-manifest na meron siyang anxiety or stress na naramdaman dahil sa nangyari. Ayan.